Vanguard. Vanguard of democracy. Anti-corruption and anti-communism. So focus tayo ngayon sa communist. Ano ba ang nagawa sa bansang Pilipinas? At ano ang kanilang layunin sa Pilipinas? Okay, bago yan, para naman tayo ay makatulong sa ating bansa, kahit man lang sa pamamagitan ng pag-shares sa ating mga sa ating account at sa kasamahan natin, like, subscribe, yun man lang ay may tulong natin, may parating sa ating kababayan ng Partido Komunista ay salot sa lipunan. Ako pinanganak ng 1960, nagising ako ito sa komunista na impormasyon mga siguro 77 kung na-realize na may NPA pala sa bansa. Pero wala pa akong muwang niyan. Ako ay nasa military na rin as sa limpusa. Noong 1978 na nadideploy na kami. Pero hindi ko pa rin nakita ang anong gagawin ko. Now, nung naging officer ako bilang isang second lieutenant, talagang nasa isip ko ay papatayin ko yung mga NPA salot sa lipunan. Yun ang nasa isip ko. Nung ako'y tinginti kasi ang aking isip, sabi nga nila, utak pulbura. Tama. Kasi ang nasa isip ko, barilan, patayan. Pero nung ako'y naging company commander from president to captain, naisip ko na para bang hindi naman siguro solusyon ang patayan. Kaya ang ginawa ko, nag-massive SEMO ako within my EOR of 8 municipalities of 2nd District of Northern Samar. Luwang, 8 municipality yung hawak ko bilang isang commander. Okay. Yun ang nasa isip ko. Pero nung dumating ako bilang isang senior officer from major, kasi nasa staff na ako. Doon ako naabutan ng major sa General Staff G3, 7th Division. Doon ko na-realize na hindi pala patayan ang solusyon sa insurgency conflict kung hindi massive of information sa kalaban, hindi lang sa kalaban, kung hindi sa masa, sa taong bayan natin dapat paliwanagan. Dahil kung wala sila, walang NPA. Tandaan ninyo yan, ha. Kung walang masang nagtatago, walang NPA. We are talking dito yung NPA, ha. NPA pa lang muna tayo. So ang solusyon sa NPA ay kailangan propaganda. Ibig sabihin, information para sa kanila sa pamagitan ng kamag-anak nila, kaibigan nila, at kanilang masa. Kasi mayroon ng NPA na, although sabi natin NPA, bawal magsalita kasi komunista nga, papatayin ang mga mag-aakit sa kanila. Pero may barkada ka eh. May barkada kang NPA. Tao pa rin yan eh. May damdamin, may puso. Pero wag pakiramdaman muna. Kasi mayroong NPA talaga na wala, sarado ng utak noon. Hindi mo na pwedeng pagsabihan kahit anong gawin mo. Patayin mo na lang yun siya, hindi siya magsasalita. So mayroong ganong NPA. Pero yung mga taong napilita lang mag-NPA, bukas ang kaisipan noon. Doon nyo sasabihin na ganito, ganito ang pinaparating ng kasandaluhan o ng gobyerno. So yun ang solusyon. Pero kung dadaanin natin sa pagalingan ng labanan, ay,
Ang tagal na yung labanan na yan. Ilang Pilipino na namatay. Sundalo, sibilya, pulis o ano pa man. Kasi bawat isang NPA na patayin natin, may possibility yung isang namatay may kapalit na lima. Kamag-anak, kaibigan, barkada. Maghiganti sa sundalo o pulis. So nadagdagan, now, kung napasurrender mo, napasuko mo ang isa, walang mag-i-NPA. Tandaan nyo yun, ha? Keyword, walang mag-i-NPA. Kasi, bumaba na nga. Ibig sabihin, ay, hindi maganda ang NPA. Nalilunagan sila sa ating gobyerno. So, bagkos, makakadagdag pa sila na bumaba sa NPA, bumaba ang mga NPA. Nagit nyo yun, mga commanders o mga main uniform personnel, nakuha nyo yun na killed versus surrendered. Sa killed, may possibility na madagdagan ang kalaban. Dahil may kamag-anak, kaibigan, barkada, maghihiganti. May possibility. Unlike sa surrender, napasurrender natin sa magaling na mga sundalo, walang mag-i-NPA. Ha? Walang mag-i-NPA na. Bagus na isip nila, baba na lang ako kasi ganun rin. So, kita nyo ang comparison. Tingnan nyo na lang, ha. Yun ang napag-aralan ko nung nasa general staff ako sa division. Napag-aralan ko yun. Hindi solusyon ang patayan. Bakit nga ba mayroong NPA? Ang issue kasi nila, ang daming magnanakaw sa atin. Ay, sa atin. Maraming magnanakaw sa gobyerno. Mga abusado sa gobyerno. Oh, yun ang nagiging issue nila. I-influence nila sa mga nagugulang kaisipan. Magaling sila. Matatalino kaya yung mga propagandist ng NPA. So, yun. Simple lang yung mga sinabi ko, pero may katotohanan yun. Killed in action versus surrender. Ano ang maganda doon? Kaya nga ako, nalulungkot ako eh. Pag may narinig ako na encounter, NPA man o sundalo, nalulungkot ako. Parehas Pilipino, namatay. Di wala rin tayo pinagkaiba sa NPA. Pag nakapatay tayo NPA, natutuwa tayo kasi body count. Accomplishment. Okay. Ha, personal advancement. Nalulungkot ako dun eh. Kapo Pilipino namatay. Although, siyempre, alam ka naman, hindi mo patay ko, ikaw rin mamatay, di siya na lang mamatay. So, yun ang pagkatwiran. Kaya nalulungkot ako doon. Kaya, mas magandang marinig, ay, may nag-surrender. Masaya ako doon pag yun ang narinig ko. Okay, may personal advancement ka doon, magaling kang negotiator, magaling ka makipagkaibigan, dahil without your kaibigan, wala ka information. Walang maglalapit sa'yo na NPA. Ha? So, yun ang inangang ko, yung magaling na negotiator or PSYOPS operator or CMO operator. Yun ang inangang ko. Ha? Okay, so much for that. Pakinggan natin yung mga narinig natin sa mga social media. Pakinggan natin. Ng mga kilusang ito na nagpapahamak sa maraming inosenteng Pilipino. Tunghayan natin ng dagdag na detalye ng balita mula kay Paul Montibon. Matapos ang mahigit tatlong dekadang pagiging miyembro ng kilusan, sumuko na sa pamahalaan si Kariki ng Melito Clor Command, Southern Luzon. Isa sa mga kilalang grupo ng mga aktibong miyembro ng CPP-NPA sa kasaysayan ng Communist Party of the Philippines na ngayon isa ng Apolonio Mendoza Command. Sa eksklusibong panayam ng SMNA News kay Kariki, nagpakumbaba itong humingi ng tawad sa mga nalinlang nito hanggang sa maging aktibong kasabi ang mga ito ng kilusan na responsable sa illegal recruitment, pagkitil ng buhay, extortion at iba pang krimen. Anya, nais niyang bumawi sa mga naging pagkakamali nito, lalo na sa mga napariwarang mga sibilyan sa loob ng kanilang kilusan. Ako po si Kariki na tinatawan ng Melito Glor Command. Sa ngayon po,
nagbalik loob na po ako sa gobyerno upang maibigay ko po yung aking pagkukulang, kung ano man po pagkukulang ko sa gobyerno, ngayon ko po pupunuan. At sa kasalukuyan po ngayon, ako po ay bumabalik at binabalikan ko yung mga tao po na lahat ay nilason ko ang kanilang pag-iisip. Ngayon po, muli ko silang binabalikan upang ikayatin na magbalik loob sa gobyerno. Sa kanyang salaysay, bagamat tipid pa sa kanyang mga impormasyon, buo ang kanyang loob na makipagtulungan sa pamahalaan, partikular na sa plano niyang mapasuko ang mas marami pang kasamahan nito sa puter ng gobyerno. Matagal na rin ang serbisyo ko sa loob ng Kilusan at marami na rin akong taong inambag ang buhay sa maling ideolohiya. Habang po tumatagal ako sa loob ng Kilusan, naiisip ko yung tama at mali, kung saan nagmula ang revolusyon. Ang revolusyon siya sa totoo lang, parang naiisip ko lang, hindi ako sure ha, kasi hindi ako taga Central Committee. Ang revolusyon, parang sa tingin ko parang negosyo. Parang negosyo lang sir, kaya habang tumatagal ako'y nang lalamig. Anya, ito na ang tamang panahon na mabuwag ang limang dekada ng pamamayagpag ng makakaliwang ideolohiya na kumitil ng libu-libong sibilyan at sumira ng maraming pamilyang Pilipino. Magagawa lamang anya ito kung puputulin mismo ang lakas ng Kilusan, ang milisya bayan. Kung ako lang sa mga kasundaluhan, kapulisan, ang dapat ang mahalin nila hindi. Ang una nating pasukuin bago ang sandata. Kapag yung imbi ay nakuha natin lahat, wala nang lakas ang sandataan. Bukod sa miyembro ng Kilusan, nakikiusap rin si Kariki sa pamunuan ng Commission on Elections o COMELEC na ibasura ng tuluyan ang mga malalaking prente ng CPP, NPA, NDF gaya ng bayan na Anak Pawis, Gabriela, Kabataan at marami pang iba. Anya, sa politika kumukuha ng malaking pondo at impluensya ang CPP, NPA, NDF. Kahit sinong presidente na tumayo, walang matino sa mga aktivista. Di ba maraming nagrarally, pinoprotesta sa ganitong presidente? Normal lang po yan. Pero ang totoo, ang nag-uustos niyan, yung mga party list. Nagtataka nga ako sir eh. Kung talagang NPA ang habol ng gobyerno, bakit sila nagpapakita? Mag-register, mag-file ng kandidasi sa kumilig. Yan ang totoong NPA, mga party list. Kami lang po ang pambangga nila kasi kami ang may sandata. Ang sandata nila bunganga. Sir, ang party list sa totoo lang, yung bayan muna. Saka yung Anak Pawis. Yan talagang totoong NPA. Yan nasa national kasi yan, sir. Yan ang nakaloob. Sila ang tagapagsalita. Kaya nagtataka lang nga ako sa gobyerno at dito sa community. Bakit nila pinapayagan? Kung hangat nilang mapuksa ang NPA, bakit sila pumapayag na mag-file ng candidacy yung mga party list? Dapat ang party list pinipili. Para sa akin, sa tagapagmilik, yung sangkot sa layunin ng revolusyonaryo ay yung Anak Pawis, bayan muna, dapat hindi napapayagan mag-file yan. Yan ang sumisira ng utak ng mga kabataan. Ang Gabriela sir, gamit ng KMU yan, Kilusang Mayo 1. Sa kabilang banda, ayon sa grupong Kilusang Bagong Lipunan o KBL, na pangunahing tulay sa sunod-sunod na pagsuko ng mga dating lider at aktibong miyembro ng CPP-NPA sa bansa, malaki ang kanilang pasasalamat sa pamahalaan sa paninig. Okay, narinig ninyo? Surrender ang solusyon, hindi patayan. Pero sinabi nga na ang NPA ay hihinto lang yan kung wala na sa national government or national level. Ano? Totoo yan. Kaya nga lang, ipagsabay natin, mayroong tumitira sa armado at saka non-arm communist, ano? Dito sa armado, bahala na dyan ang military. Bahala ng pulis dyan at suportahan ng mga local government. Ha? Magsama yung pulis, military, plus the support of the local government. Yun ang solusyon. Now, on the national level, dapat mayroon silang propagandist or countering the communist propagandist. Katulad yung ginawa ni
President Duterte. Siya pa lang ang pangulo na nakita niya how to counter the insurgency. Ano? Nakita niya yan kasi nung panahon niya, kasama rin siya sa nagpapataw sa NPA. Kumbaga, nilalaro niya lang ang NPA at saka gobyerno noon. Ha? Ibang kwan yun, ibang topic natin yun. Mayroon tayong topic dyan na bakit. Bakit si Duterte ganyan? Mayroon pa nga, may military nag-escort sa commander din nila kay Duterte. Mayroon yun. Okay, pero may ibang strategy ni Pangulong Duterte nung mayor siya. Pero nakita kasi ni Duterte, yun ang solusyon. Ha? Na marami niya siya, kaya nga humina na ang kamatayan block kasi nga sa counter na ginawa ni Presidente. Pero mayroon siyang isang hindi nakikita o ng ating military main uniform na problema pa rin. Alam mo, nandiyan na yung strategy, okay na yun, wala na. Pero ang hindi alam ng ibang commanders within our organization, may problema. Anong problema yon? Saka ko sasabihin yan on our forum. Anong problema within our organization? Hindi siya ibig sabihin kaduwagan na. Hindi ibig sabihin wala tayong ginagawa. May ginagawa tayo, pero yung ginagawa natin, hindi natin alam yung ginagawa natin. Pero mayroon doon. Okay. Saka ko another topic yan. Ano? So pakinggan natin ulit. Kung may pakita natin sa gobyerno ito, well, I think in more than one year, wala na pong problema sa insurgency at magkaroon ng total development doon sa countryside. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Nakapabahala ang umanoy decision under duress sa mga additional EDCAS. Okay, narinig na ninyo tungkol sa Partido Komunista. But tandaan ninyo, tinutulungan natin ang gobyerno para ang bansa natin mawala na sa panganib ng Partido Komunista. Ang BOD, Vanguard of Democracy, ang layunin ay tulungan ang ating gobyerno. Papaano? So, hintayin natin ang kabanata. Hindi ako nagdadalawang isip na mayroon akong maiambag paano natin matulungan ang insurgency war sa Pilipinas. Yun lang. Salamat.